Madedescribe ko si Escalera in one word. Kung sasabihin ko ay explosive. Nasabitan doon si Yesu at ang biyahe ng DNC! Nag-iba yung direksyon nila! Biyaheng tagumpay! Nagkaroon agad ako ng vibes na talagang pangarap niya to. Nagsimula ako paglaro ng Mobile Legends yung ano eh. Yung nagtatrabaho na ako. Tinry ko lang yung Mobile Legends kasi pag uwi ng bahay, di na ako pupunta ng computer shop para maglaro ng gusto ko. Na-feel ko na ano, na halos parehas lang na nararamdaman ko habang naglalaro ako ng computer games tsaka sa ML. Tuloy-tuloy lang yung paglalaro ko kasi nag-i-enjoy ako, parang nawawala yung pagod ko. Nag-i-interesado ako sumali sa MPL kasi ano po eh. Nag-champion kami sa mga mini tournament sa ano sa mga barangay. Sabay may kumuha sa aming ano organization, sabay pagkakuha sa amin ng organization, binigyan kami ng chance para ano para mas lumakas pa hanggang sa makapunta kami sa ano MPL. Pero tatlong beses ako nabigo bago ako mapasok na MPL. Yung unang nakilala ko si Escalera, which is season 9 MPL. Sobrang goods nung naging performance niya. Talagang ano, usually kasi kapag support yung role mo sa ML, ano lang, puro assist, ganyan. Pero si Escalera kasi yung playstyle niya, mataas yung killer instincts niya. Kaya talagang ano, ang ganda ng naging performance niya. Tapos nahirang din siya ano, as rookie of the season nung season 9. Nung unang nakilala ko siya, pagkapunta niya ng bootcamp, kalbo, maitim. Uy, mandaldal, sabi ko. Parang di ko ito makakasando ah. Kasi online tryout lang siya eh. Tapos pagdating niya doon, mandaldal eh, medyo ako as a captain, akin yung shot call, parang ano ha, ko conflict ah. Pero nung nagsama naman kami sa laro, yun, umakay naman po. Nung season 10, nalaglag sila ng top 8. But sa mga nakita ko doon, isa si Escalera sa mga naging consistent na players talaga for the side of TNC Pro Team nung mga panahon na nagkakaroon sila ng hirap. Kita natin yung last season na lumalaban pa rin sila kahit na lagi silang natatalo. Dama ko kay Escalera na he really studies yung mga meta at maging yung mga heroes. Kasi ang tagal niya na naglalaro. Nakasko pa siya nung amateur days niya. He's kind of low-key that he doesn't take the spotlight. If you'll notice, sa tagal na ni Escalera na nasa liga, a lot of the highlights when TNC does well comes from his other teammates. And I think sobrang yung pagiging low-key niya, he really brings out the best in his teammates. Siguro ang meron si Escalera na wala sa iba, sobrang ano siya, sobrang coachable na player. Kasi kapag meron kang tinuturo, ganyan, talagang makikita mo sa kanya na nakikinig siya, tapos itatry niya muna yung sinasabi mo, tapos sasabihin din niya yung ano, parang feedback niya dun sa mga pinapagawa mo sa kanya. Ang lagi yung ma-expect kay Escalera pag mga crucial game na, yung shot call niya hindi siya nawawala sa focus kahit sobrang hirap na nung laro. Main weakness, siguro ano, yung pagiging aggressive sa game. Kasi maganda yon. Maganda talaga yung pagiging aggressive sa game, pero kapag nasobrahan kasi. Yung one thing na sigurong nag-hold back kay Escalera, siguro yung may times na ano, nagta-tunnel vision siya. Pinakakailangan niyang improve ngayon yung pagiging team captain kasi ginawa namin siyang ano eh, team captain this season. Nung una, yung sa dati ko rin team, parang tinitignan nila ako na as a captain material talaga, pero hindi ko tinitake yun kasi medyo immature pa ako nun. Tinanggap ko naman yung pagiging captain kasi alam ko na sa tingin ko sa sarili ko, nakaya ko na. Parang pag nagkakaproblema yung team, pag nag-i-struggle yung isa kong kakampi, parang kailangan ko siya kausapin, kailangan ko malaman kung ano yung pinagugutan niya, kung ba siya nagkakagano. Marami na ako natutunan dun sa dati kong trabaho na ano, kahit na mahirap, kailangan mong tumuloy sa buhay. Sa alam mo rin dagdagan ng sipag kasi kung hindi ka magsisipag, walang mangyayari sa inyo. I expect more of him. I guess habang tumatagal yung liga, I expect more from this guy.
in terms of taking the spotlight, kasi you've been sharing the spotlight for too long with your team. I think it's time for you to really shine in the mid lane. Hindi maiiwasan na pag nagkamali, may magja-judge. Tanggapin niya lang 'yon. Baga, pag may nabasa siyang maganda na makakatulong sa kanya, tanggapin niya. Pag may nabasa siyang hindi makakatulong sa kanya, tapon niya lang. Magagamit niya yung mga feedback ng tao, tapos gamitin niya yun para mas tumatag siya na alam ko kaya-kaya niya yun. Sobrang laki ng improvement niya sa pagtatank na alam ko na maganda ipapakita niya sa MPL.